mawala ng lahat ng mga inilalagay natin sa face natin. Pero ito talaga yung hindi dapat mawala. Hindi lang sa face. Kung times 20 po yan, ayan, magtaka na kayo. Hindi yan kanya. Hindi yun yung... hindi kanyang product yung times 20. So, times 10 lang po. Instant whitening. And... alakan, daming ang... ow! I just wanna be happy, happy tonight. Welcome back to my channel with another video. And para sa video natin ngayong araw ay meron na naman tayong bagong product na itatry. And ito pong product na to, ayan, uunahan ko na kayo, sasabihan ko na kayo kung ano tong bagong product. Product po ito ni Rosmar. Yes, bagong release nila to na product. And ito, palagi kong sinasabi sa inyo to na dapat sa skincare natin, hindi talaga to nawawala. Mawala ng lahat ng mga inilalagay natin sa face natin. Pero ito talaga yung hindi dapat mawala. Hindi lang sa face, kundi sa buong katawan natin, sa skin natin. So, hindi na natin to patatagalin. So, kung ready ka na, product reveal na natin to agad. Ito po ay yung kanilang... tada! Ayan, siguro marami na sa inyo yung naka-avail nitong product ng Rosmar. Kagaya ko, strawberry milk, melt in sunscreen. So, ito po ay yung kanilang sunscreen. Ang sabi dito na ito po ay fast absorbing velvety finish for all skin types. Advanced UVA UVB technology plus antioxidant protection. And ito po ay 60 ml and 60 SPF na rin siya, or SPF 60. Wow. Wow! Tapos meron din siyang times 10 instant whitening. So, lahat talaga ng mga products ni Miss Rosmar, yung Rosmar Cagayaco na products, ay meron palaging nakalagay na times 10 instant whitening. So, kung times 20 po yan, ayan, magtaka na kayo. Hindi yan kanya. Hindi yun yung... hindi kanyang product yung times 20. So, times 10 lang po, instant whitening, itong product ni Miss Rosmar. So, yan yung kanyang, yan yung itsura ng product ng box story. Sobrang bright. Ayan, hindi na pipick up agad. So, yan yung itsura ng box. Ano po siya, combination po siya ng pink and white. And then, yung mga drawing-drawing dito ay strawberry. Ang cute-cute niya. Ayan. And dito sa kanyang likod, nakalagay dito yung kanyang ingredients. Of course, kailangan natin babasahin yung mga ingredients dahil baka meron tayong dapat na iwasan sa mga ingredients. Diba? Marami kasi sa atin yung naghahanap din ng mga sunscreen na dapat walang alcohol, ganyan. Or, ayun, meron tayong hinahanap sa isang product na dapat wala. Wala yung isang ingredients na iniiwasan natin. So, kailangan basahin natin yung ingredients na nakalagay dito. And of course, nakalagay din dito yung kung paano natin siya gagamitin. Meron din siyang QR code, syempre para dyan natin siya i-check kung legit ba itong product na nabili natin. Ayan, recyclable, ganyan. And cruelty free, kasi may nakalagay na parang siyang rabbit. Ayaw ko, basta ganon. Yun yung sign ng ano, ng cruelty free. So, i-open natin itong box. And pasensya na kayo kung yung box is ganyan na naman. PUP na naman siya. Dahil lagi ko nga sinasabi sa inyo sa ating previous videos na yung product bago pa makarating naman dito sa amin, kasi ang layo nga nito is UPUP na yung mga box like this one. Ayan o. Oh, ganyan-ganyan na siya. So, okay lang na may UPUP yung mga box. Basta wag lang masaktan o madamage yung product na nakalagay din sa loob. So, i-open natin yung box and let's see yung actual na itsura ng product. Tadaan! Oops! Ayan. Ganun pa rin siya. Mix pa rin siya or combination pa rin siya ng white and pink na color, and then naka-drawing dito yung strawberry na super duper cute. And based dun sa mga ibang nag-reviews nito or nakita ko na nakagamit na nito, is sobrang bango daw nito. So,
Hindi ko pa naman naaamoy kasi may seal pa siya na plastic dito. Ayan, nakaseal pa siya ng plastic. And kung ano yung makikita natin na na details dito sa box ng product na to is nakalagay na rin dito sa dito sa kanyang packaging ng mismong sunscreen. So, ayan, nakalagay dyan yung name ng product, of course, and kung ilang ml din siya. And dito naman sa likod, ayan, nakalagay yung ingredients kung paano natin siya gagamitin. And yun lang, wala na dito yung QR code. But it's all right kung ito naman is ma-check natin yung yung QR code niya dito sa labas ng, dito sa box. And nakalagay din dito sa mismong product yung kanyang expiration date and yung manufactured date. Isa sa pinaka-importanting details ng isang product na kailangan lagi natin chine-check ay yung manufactured date and yung kanya pong expiration date. Para syempre, to be safe, hindi lang tayo gamit ng gamit, kailangan chine-check din natin yan kasi baka mamaya expire na. So since ito nga yung bago nilang product, so rest assured na hindi pa to expire, but still kailangan pa rin natin na chine-check yung expiration date and manufactured date nila. So para pag may concern tayo about it, mag-reach out tayo kay seller para si seller mag-reach out din siya kung saan man niya kinuha yung product or dun sa CEO ng kung meron silang contact sa kanilang CEO. So i-open natin yung sunscreen. Ayan. Parang sumasabog na yung amoy niya, lumalabas na. Ayan, no? Lumalabas na yung amoy ni Rossmann. Ang bango-bango niya. Grabe siya, ang bango. Hindi pa natin na-open. So, ayan, ganyan. Ano, natanggal na natin yung product. Eto na. I-open na natin. And titingnan natin yung kanyang laman. Oh, pinkish yung kanyang ano. So, maglalagay tayo dito. Oh! Yun lang ang ayoko, yung kanyang yung kanyang labasan. Hindi kagaya ng mga ibang lalagyan na yung makukontrol mo yung paglabas ng product, yung patilos, yung kagaya na sa fair skin, excuse me po, sa fair skin na sunscreen. Diba, ang ganda nung niya. Yung pang niya dito. At ganun. Mabango siya. Yung ulam na yun naaamoy ko. Hindi na yung product. Mabango siya. And ayan, ganyan. Siyempre, spread muna natin siya dito sa ating skin. And later, of course, kailangan, since sunscreen itong nire-review natin, mag-a-add tayo ng wear test natin dito sa sunscreen na to. Kung gaano ba katagal na kailangan tayong mag-reapply ng sunscreen. So, usually ako, nag-apply ako twice. Ayan, kung kinakailangan. Pero kung andito lang naman ako sa bahay na hindi lumalabas, patulog-tulog lang, hindi na ako nag-reapply. So, ang bango niya, hindi naman siya yung overwhelming yung amoy, but mabango siya. And sa mga hindi masyadong mahilig sa mga mababangong product, lalo na pag ina-apply natin sa face natin, this one is, I think, pwedeng-pwede niyong itry kasi hindi nakaka-overwhelm yung amoy. And sometimes kasi yung mga scent na mga product na nilalagay natin sa face natin, yun yung mga nagko-cause ng irritation. So ako, gusto ko yung mga product na less or odorless ng mga nilalagay sa face kasi para maiwasan nga natin yung yung irritation sa face. So, yan o, ang bango niya. Smooth nga siya pagka nakalagay siya sa skin. And velvety finish, yes, velvety. Hintayin lang natin na mag-set yung product kasi medyo napadami yung product. And yes, true to its claim na velvety finish nga siya. And ayan o, na-absorb na siya. And hindi ko masasabi kasi kung tacky siya or hindi. Iba kasi yung pag nakalagay na sa face natin eh. And since hindi lang naman siya for the face kasi pwede din natin siyang gamitin sa ibang part pa ng katawan natin.
May konting lagkit. Oh, no! Pero let's see about that later. And mas gusto ko kasi siyang itest sa face talaga kung makakaramdam tayo ng ang heavy-heavy ba niya sa face natin or ang lagkit-lagkit ba niya sa face natin, yun ba? Diba meron tayong mga ginagamit na mga products na pag nilagay natin sa face natin, parang ang banas-banas lalo. Yun. So, yun yung titignan natin mamaya pag nag-wear test tayo. So, kung ready na kayo, let's go. So, bago natin i-test itong times 10 instant whitening ng ating new variant, one of the new variant na Cosmark Kagayaku Whitening Soap is, syempre, maglalagay muna tayo ng ating sunscreen. Ito din yung kanilang Cosmark Kagayaku Strawberry Milk Melt-In Sunscreen. This one po, ayan. Currently, ay nire-review natin. So, this is yung ating wear test. So, ayan, maglalagay na tayo dito sa ating finger. So, konti lang yung ilalagay ko dito sa finger natin dahil hindi natin siya masyadong makontrol dahil yung nozzle ng product na to is sobrang, ano siya, ayan, no, malaki siya. Hindi natin makontrol. And yung product is ganyan na agad. Ang dami niya na agad na nalalabas. So, lagay tayo dito sa ating face. And malinis naman yung face ko dahil kakaligo ko lang. And wala naman akong nilagay na anything. So, tayo po ay nandito sa may lababo. Kasi may request natin yung instant whitening nitong bubble gum variant ng Kagayaku Whitening Soap. Wow. Meron siyang times 10 instant whitening. Ito na yung ating wear test kasi last time or nung isang araw and nung another na isang araw is hindi tayo makapag-wear test kasi nga sobrang maulan talaga. So, naghihintay talaga tayo na yung sumikat-sikat yung araw para naman maging fair dito sa product na to. Of course, pag umuulan, hindi naman tayo papawisan, diba? And hindi natin malalaman yun. Totoong feeling natin dito sa kanilang sunscreen kung magiging malagkit ba siya sa face natin, magiging heavy pa siya or hindi. Dahil wina-wear test natin yung bagong product ni Rossmark Kagayaku na Strawberry Milk Melt-In Sunscreen. Ayan, pupunta tayo sa labas and magsusungkit tayo ng suha. Tingnan natin yung hinog na suha. That's our ulam. Ta-da. Wow! Ito yung tinatawag na humbang with langka. Humbang with langka. Ito na yung ano, hindi mo na siya ma-recognize. So, ito na yung taba-taba, yung puno ng pata. Oh, ayan. Tapos, okay. Ito naman yung matatawag mo siyang ang langka kasi ayan may mga buto. O, oh, yan. Ari yung hibla ng mga langka. And that's okay. Our ulam for today. Yeah. Ariko. Ano ka? Ang daming ang. Oh. Aray. Ang daming ang. See that? We got two. Ta-da! Ta-da! Let's go back inside and then let's try this. At, kunyari, Ayan.
later na pagdating ni Mudra, tapos kakainin natin ulit together. Pahingi ko kaya to. Ayan. Ito yung ating sawsawa na suka. Ayan. Artem. Yung artem. Sawsaw natin. Tapos kakainin. Okay. Yan ang tama ng It's already afternoon and it's time for us to make our drink. Tada! Ayan, matitake na tayo nito and update lang for our skin. Ganun pa rin naman, hindi naman ako nag-oily or anything and hindi pa ako nag-reapply. Ayan, tapos na akong kumain, kumuha tayo ng suha kanina. And tapos na rin akong kumain and dumating na yung anak ko, tapos na rin siyang kumain, nakatulog na kami ng konti and pumasok na uli siya. And ayun, tapos na akong kumain ng lunch ko and ngayon naman is, syempre hapon na, is ano yan, medyo mainit-init kasi yung panahon, kaya ngayon eto, mag-take na tayo nito, mag-drink na tayo ng ating Milky Melon Glutacollagen Drink with Vitamin C ng product din of course ng Rosmar Cagayan. So, ayan, hapon na. And kanina, nag-apply tayo siguro mga ano yon, mga 9:30 ng morning tayo nag-apply ng sunscreen. So, since hindi naman ako nagpunta kung saan-saan and dito lang naman ako sa loob ng bahay, hindi na ako nag-reapply. And as you can see, hindi nag-oil yung face ko unlike doon sa ibang ginagamit ko na sunscreen na ano, parang nagiging shiny, nagiging oily na at the end yung face ko. But this one, yung paggamit nga natin ng Rosmar na strawberry milk melt-in sunscreen. Sorry sa aking lips. Excuse me na super dry na. Hindi siya nag, ano, maganda siya kasi hindi siya nag, ano, hindi siya nakakadry ng face. Wow! And ayan. Hindi siya nag-dry ng face. Ayan, nakatulog na rin na, nakapag-nap na rin ako. Marami na akong nagawa. And ngayon ay mag-aalas 4 na ng hapon. Kakain na yung aking anak from school. So, ayan, sana nakatulong itong video na to.